puso't isipan, pagsalansang mo'y aking kinukilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sana ko'y iyong inisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Nasa kapanahunan po tayo ng Kwaresma, isang banal na panahon. Panahon ng pagpapahalaga sa pagpapakasakit, kamatayan, at maging ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Tayo po'y tinatawag na magsisi, magdasal, magkawang gawa, mag-ayuno. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming bumubuo ng iyong angkan at gawin mong sa iyong paningin ay magdingning ang kalooban namin laang sundin ang loob mo sa pamamagitan ng paghubog, sa pag-uugali namin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag. Ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos. Nawala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla.
Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami na kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Ikaw nawa ay maghari sa amin, sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok kung hindi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpa kailanman. Amen. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaunting pagninilay sapagkat ang Kuwaresma, hinahanda po tayo upang pahalagahan muli natin ang mga bagay na talagang kailangan natin huwag kalimutan. Ang Diyos na nagmamahal, sinugo niya ang kanyang anak na nag-alay ng buhay. At kung kasama natin si Jesus sa kanyang pagpapakasakit kamatayan, kabilang tayo sa kanyang tagumpay. Ating mga pagbasa, Propeta Isaias at ang ama namin sa Ebanghelyo ni San Mateo. Alam po ninyo ang plano ng Diyos, ang disenyo ng Diyos.
ang kanyang balak para sa santinakpan, ang kanyang balak para sa sangkatauhan, matutupad ito sapagkat siya ang Panginoon. Gagalangin niya ang ating kalayaan, malaki na kayo. Kung piliin niyo'y masama, kung piliin niyo yung daan patungo sa kapahamakan, gusto niyong mapahamak ang sarili niyo, gagalangin ng Diyos ang inyong desisyon. Ngunit sa kaduluduluhan, magwawagi ang kabutihan laban sa masama. At ang plano ng Diyos na napakaganda, may sasakatuparan. Tayo, limitado lamang ang ating pananaw. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ang modelo ng lahat ng mga panalangin, magdadasal po tayo bukal sa ating kalooban. Hindi ito yung Aba, Ginoong Maria, pakilakasan yung electric fan, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay, teka lang, madumi yung sahig, ha? Pakilinisan. Bukod kang pinagpala sa, teka lang, nasaan yung libro? Ha? Ganyan ba tayo? Ha? Para kung kausap kita, hindi talaga kita iniintindi. Iniisip ko po, yan. Ha? Ang pagka-authentico, yung parang kinakausap natin ng tao, kung interesado tayo sa kausap natin, ipadama natin, ipakita natin. Hindi ba? Kung tayo, kinakausap kita, hindi ba? Walang galang yon o pambabastos, no? Katulad kaugnay ng unang pagbasa, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Matutupad ang kanyang kalooban. Tayo, ang patungkulan natin ay yung ating gagampan ng maliit o malaki. Sama-sama tayo, kailangan ng bawat isa. Meron tayong tungkulin, may gawain, may responsibilidad ng bawat isa. At mahalaga yung pagkakaugnay-ugnay, pagkakadugtong-tungtong yan, mga maliliit. Pero kung pinagsama mo yan sa total na larawan, napakaganda. Baka hindi lang natin nakikita o napapahalagahan. Sundin ang loob mo. At ang kalooban ng Diyos matutupad. Pagsamba, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Pagluluwalhati, pagsamba, pasasalamat, pagtanaw ng utang na loob, pagtatanghal, pagtatampok. Yan ang taong nagmamahal. Sapagkat ang kanyang sinisinta, hindi ba kinikilig ka? Mas na naman ang presyo ng gasolina at ng diesel, paano na tayo na naman kakain? Paano natin yung pangangailangan at yung ating natatanggap na pera, paano natin ipagkakasya? Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Yan ang ating kahilingan. Kapatawaran, sapagkat hindi naman tayo Diyos, tayo taong nagkakamali. Magpatawaran tayo sa isa't isa at manalo tayo laban sa masama. Yun lang po, paalala sa atin, isabuhay natin ang Ama namin. At kung dinadasal natin yan, may mga salita tayong magbibigyan ng diin. Bibigyan natin ng diin. Hindi lang mabilisan sinasabi natin yan, kung hindi may damdamin, may sinseridad, at may intention, kung ano namumutawi sa labi mo, yun talaga ang
niloloob mo. Yan ang ating pagsikapan. Tulong ni Maria ni San Jose, nawa ay tuparin natin ang kalooban ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi sa atin ni Jesus na maaari natin tawagin ng Diyos bilang ating Ama, kaya taglay ang matibay na pag-asa, idulog natin sa Kanyang harapan ang ating mga kahilingan. Tugon po natin, Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan sa buong mundo naway laging magpahayag ng matibay na pagtitiwala sa pagdating ng kaharian ng Ama, isang kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan, manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa kabila ng mga kahirapan ng buhay, tayo naway manatiling nananalangin at hindi magpadarang sa tukso. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Tayo naway magkaroon ng sapat na kakanin para sa ating mga pangangailangan sa araw-araw at ng kadakilaan ng puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang aming ding tinanggap mula sa iyong kagandang loob sa aming lahat. Ang pagkain at inuming ito ay pakinabangan nawa namin bilang tagapagdulot ng buhay mong walang maliw sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag na iyong anak ang kanyang kalooban na mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ang iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Hosana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagitapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan de Dios, San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ni